isang mapagpalang umaga po. Narito po tayo ngayon sa isang marketplace na kung saan ay pinagkatiwala ko sa atin para i-bless ang kanilang business. Narito po yung mga katiwala. Ito po, mapagpalang umaga po. Narito po yung kanilang bagong business. Ano nga ba pangalan, Ronald? American Style Pizza. Ayan. XKAJB. Yan ba yung pangalan? Ito, so, si Bayaw. Si Arnel Osero. Rhea Beng Osero. So ito po yung, guys, yung aking i-bless at for God's glory, isa po tayo sa napagkatiwalaan. At ito po yung manager yata si Ronald. Dati kong kasama sa pagmamaneho ng tricycle. Kami po yung mga dating tricycle driver. At ngayon, ito ngayon yung ating i-bless. Napakaganda, maganda yung pagka-design niya. May pagka-artistic. Glory to God. Hallelujah. Ngayon po ay tayo po ay wife ko si Marcos. Kailan ako magabot? Oo nga, baka ka ako. So, ma'am, ano pangalan mo? So, kayo po pala mga katiwala. Alam mo, maganda. Hindi siyang supervisor. Ah, ganun ba? Alam niyo po, napakaganda yan kasi unang-una ipinagkatiwala natin sa Diyos yung business. Alam niyo, mapakahalaga po nun. Pangalawa, yung tama yung naging decision ni Brother Ronald na ipag-play ito kasi minsan sa mga tindahan may mga curse baga kung bakit nahina yung business, bakit minsan kuha naman, alam mo kasi yung iniwan nito, baka may mga kamalasan, ganun. Kaya napakahalaga yung ipag-play ito at the same time, pati yung mga cashier at kayo ipag-play ko rin at the same time. So, isa pong blessing na muli tayo po ay mananalangin para po sa kanilang tindahan. Ano masasabi mo, bro, na ikaw pala isa pong katiwala ni Beng Osorio? Nakapatid mo ba yan? Bayaw ko si Arnel. Ah, si Arnel. Tapos ito ang anak. Ah, yan ang anak. Oo, bali siyang magmamanage muna sa ngayon kasi hindi pa siya mapahumpong. Ah, praise God. By September 30, ma-plate na yan. Eh, di yung dalawa nang magmamanage. Pero mauwi na si Bayaw, si Arnel Osero. Oh, sige pa. Silang mag-asawa. Sila nang mamanage dito. Pagano ba? Ay, sis! Pagka uuwi ka na. Daw. Pag aalis ka na ha, mag-ask ka kay ipag-pipray kita para yung safe and sound trip mo. Thank you po. Purihin ng Diyos kay Lord na magpasalamat kasi ginagamit lang tayo ni Lord na instrumento. Thank you po. Oo. Ayan mo. Ipinagkatiwala niyo ito sa Diyos, Jack, na i-bless ito ng Lord. Lalo na inain ngayon yung mga gantong inain yung mga gantong business. So, ngayon lang talaga ang start. Ngayon pa lang. Sana may ribbon ka dyan. Wala na kami nagawin na, para nag-cutting mo naman. Oo, para mas okay lang yun. Mahalaga, in-honored natin si Lord. Kasi ang inuna ko talaga yung blessing. Oo, mahalaga yun. Yung talaga. Kasi alam mo, panalangin talaga dapat. Oo, kasi may mahalaga kasi yung ipinagpipray ng mga bago i-start yung business kasi napakahalaga ng prayer. Kasi doon tayo nakasalalay. Kaya nga isang privilege na tayo ay ginamit para mag-opening house, mag-blessing, opening blessing ng business na ito. Sa oras na ito, sige, kayo mag-start na. Len, kaya ano muna? Dito muna tayo sa labas, lahat. Ano pa kayo? Ano mga? Oo, yan. Okay guys, ito na ito po tayo ngayon para ipag-pray po. Oo. Isang mapagtalang umaga sa ating lahat bago po tayo magsimula. Nais ko lamang ipaliwanag. Ano ba yung blessing? Ano ba yung tinatawag na house dedication, business dedication? Ito'y nakangahulugan na itong ating business pinapakatiwala natin sa Diyos na lumika. At alam mo ba, napakaganda po na inuunan natin ang kaharian ng Diyos. Pag sabi ka ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. At ang sabi nga po ng Bible sa Awit 127:3,
Maliban ang Panginoon ang gumawa itong bahay, ang ginawa nyo daw ay wala rin kabuluan. Ang nagsanahili ang Diyos ang siyang magsanggalang wala masaysa ang araw na katayong mga bantay. Ibig sabihin, kapag wala yung panunggalan ng Diyos ay yung negosyo, kahit gaano kapakadami ng kahit gaano kapakadami ng puhunan, kapag walang pangunguna ng Diyos, nakakalungkot, hindi magtatagumpay. Pero kung ang lahat ng bagay pinagtatiwala natin sa Diyos, at ang Diyos po ang gagawa, ako'y naniniwala, lahat ng ating hawakan mayroong pagpapala. Una-una, bakit kailangan ipanalangin ng isang business? Ito'y pinagtatiwala natin sa Diyos. Na ang Diyos ang lumutan ng lahat ng bagay, maging ang business ko ay pagkakay pa sa mga business dito. Why? Because we honor God. Mapakalaman ng inoonan natin ng Lord, kasi sabi nga ng Bible, those who honor me, I will honor them. Kung sino daw yung uunahin yung kanyang kalihan, uunahin ka ngayon dito. Samahan nyo ako ng action ka ngayon. Mapagpala at matiyala nyo ang isa ba 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 ang isa ito lang ang simbolo ng Holy Spirit lang ito. Hallelujah. Mapagpala at magiyayang Diyos na nakatungan sa aming kalagitan sa pangalan ni Jesus at sa pagkibay ng banal ng Espiritu. Atin pong kuya-apply ang lang Espiritu upang ipagkatiwala sa iyo ang negosyo nito ay present ano mang sumpa ng kamalasan, sumpa ng kawalan ng visa ay ating itong pinawawalan ng visa sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po ang mambangal sapagkat ang business na ito ay pinagkatiwala sa iyo ating kumulangin ay speak blessing at ang blessing ito sa magkala ng maraming customer sa business nito bilang pagtitiwala sa iyo ang ay sa pintuan at sa bawat handa ng pintuan at ang pinagalang pinagalang ito sa inyong kapila at ang bende at ang bende at ang kamatayan. Welcome in Jesus' name. Kailangan kong tahan sila ang kanilang musikal na ito. I bring you your help
Salamat po sa inyong mga pagpulit pa lang ngayon po ang dalangin sa pangalit sa aming mga pangalit. Glory to Jesus. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen. 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 Amen.